pangiti, treasure sign, assessment 661. Magandang araw sa inyong lahat mga ka-TH. Halin at samahan niyo na ako sa pagbigay ng mga simpleng assessment reading, gabay at payo, base dito sa mga signs sa area ng kasamahan natin, para rin madagdagan ang inyong kaalaman pagdating sa pagti-treasure hunting. Kaya panoorin muna natin ang videong ito para masundan natin ang plastada sa lugar at ganun din ang mga sign kung saan nakalagay. Ayan, naglalakad si Sir. Itong batong ito na malaki, nandyan nakalagay or naka-okit. Ayun o, klaro talaga siya na parang mukha o di kaya na nakatingin sa taas. Ayun o, sadya talaga ito mga katits. Pero ang kagandahan lang dito sa area ni Sir, dahil nabigyan ko na siya ng target area, giveaway ang hinahanap ni Sir eh, pinapunteria. Tumawag siya sa akin kahapon, nag-video call kami. Papunta doon sa unahan, hindi magkalayo ng mga 60 meters yata. Basta, umikot si Sir dyan at tinuro ko na kung saan banda ang dalawang possible target ng mga giveaway. Dalawa kasi sila. Pero ang pagkasabi ko kay Sir, balikan na lang ito kinabukasan ngayon, itong sign na ito, at gagawan ko ng content para rin mabigyan siya ng idea base dito sa sign na ito. Yan, nasa ibabaw, ayan o, na nakaukit na parang mukha. May tunnel dito sa area na ito eh. Pero panoorin muna natin, i-forward na natin ito. Ayun o, ang kagandahan lang dito, kasi ang pinagtataka ko talaga, nakapatong ito sa dalawang bato na parang hagdan niya sa mismong harapan na yon. Ayun o, isa, dalawa. Pagdating sa taas, ayun yung may mukha. Sadyang nilagay talaga ang mga batong ito. Style ito parang altar na nakapatong ito, pero nakatingin ito sa bandang unahan, no? Kaya ang pagkasabi ko kay Sir, positive treasure site talaga ang area niya. Pero ganun pa man, ulitin ko yung tinuro kong target kahapon Sir, doon sa unahan, dalawa, yun na yun. Pero dito na tayo. At yung load lock position ng batong ito, paislan to, paganyan. May tapyas pa dito sa gilid. Kaya umpisahan na natin ito mga katits. At Sir, makinig kang maigi, ganito yan. Nandito ang ginawa kong example illustration. Ayan, bandang taas yan. Ayan, hindi magkalayo na ganito ang forma niyan Sir. Lagyan natin ng go hit. Ito yung mukha, mata, mata at nakangiti. Ang load lock position niya, paislan. Palagi kong sinasabi sa inyo mga katits, pag ang mga sign tulad ng mga batong malalaki, naka-islant ang load lock position, pag ganyan, ay automatic ang travel niyan nandito sa harapan. Kung ang sign naman na nakatayo, yung mga batong halimbawa pag ganyan, stone tower, ito yung lupa, kahit sa ilalim yan na nakukuha ninyo, bantayanan ang travel niyan dahil nasa side by side o sa kabila o sa bandang likuran. Ganon din sa sign na mga batong nakaplat, pag ganyan ang pag-alagay, ang travel niyan automatic nasa centro or direct down. Yan ang bantayanan ninyo mga katits, dahil yan yung or ito talaga yung sinabi sa akin ng mentor ko na hapon, treasure hunter na hapon. Kaya hindi ako basta-basta naniniwala sa mga treasure hunter na Pilipino, lalo na wala naman silang mentor or nagturo or sinamahan na treasure hunter na hapon. Yan ang totoo. At ibalik natin dito sa iyo Sir, ganyan yung forma. Ulitin natin. Or ganito ang forma ng batong yan, nakaganyan. Pahaba, nakabaon ang bandang likuran niya. Ibalik muna natin. Ayun o, nadikitan mo kayo dito banda o. Asa na yung distansya? Maganda talaga pag nag-video kayo, distansya mga katiits. Ayan o, naka-slant yan. Para makikita ko ang load lock position.
papunta dito sa likuran niya. Base sa pagkalagay. Ayun o, naka-slant yan. Sign kasi ang hinahabolin niyo palagi. Hindi yung... Kasi yung sign, isang dagdag lang yan. Pero ang totoong sign dyan, yung bato kung saan nakalagay ang sign. Mga ludlock position. Kasi yun ang nagbibigay ng travel order eh. Hindi niyo alam kung saan magta-travel eh. Paano niyo masundan ang tamang digging spot? Ayan, naka-slant yan, sir. Ayan, paganyan yung forma niyan. Kaya ang travel niya, nandito sa harapan. At mapapansin natin ang harapan niya. May dalawang batong malaki na namagkapatong. Ayan, oh, ito yung pinakaharapan niyo. Ayan. At saka itong isa na ito. Dalawa talaga. Ibig sabihin, ito na yung target area kung saan dito tayo sa drawing ko. Para masundan ninyo ang sasabihin ko, mga ka-teach. Ayan. Nandito yung sa harapan niya na sinasabi kong takip. Sadyang tinakpan talaga ito eh, ang bahaging ito. Kasi dinidepensahan niya ang area na ito, sir, papunta sa direksyon na yan. Kaya malamang ang entrada ng tunnel nandito sa harapan niya. Kailangan ka munang mag-down. Ang gagawin, ganitong gagawin, sir. Mag-down muna. Pagdating sa ilalim, saka mag-drip. Ganyan. Drip. Pero ang drip niya na ito, papunta dyan, wala ng ibang direction kung saan sundin mo rin ang pag... Ano ito? Tawag nito? Pag-slope nito. Yung batong ito naka-slope, di ba? Ang position nito, yung ludlock position niya. Nakaganyan. Or nahabaan natin. Pag ganyan yung forma niya, no. Nakabaon yan sa ilalim eh. Ang dugtong. Yun din ang sundan at gagawin. Kasi kung tutuusin, mapapansin din natin na papunta sa ilalim ang posisyon niyan. Ganyan. Kaya ang tunneling ito or daanan sa pagsunod, down muna. Tanggalin natin. Down muna. Pag nakuha na yung mga sign na magtuturo sa gilid na magdi-drip, ay sigurado papunta yan sa kuweba. At yun na din ang daanan ng tunnel sa ilalim. Ganyan ang plastada niyan, sir. Kasi halatado naman ang posisyon ng lupa, paakyat, pag ganyan, no? Hindi naman nagtatunnel sila papunta sa direksyon na yan, sa baba. Nagtatunnel sila papunta sa loob ng bundok or papasok pabor sa loob ng bundok. Kasi kung ganyan ang forma ng plastada sa lupa, ayan, habang palalim ng palalim ay pakapal ng pakapal din ang tabon. Ganyan, ibig sabihin, ito yung entrada ng tunnel down sa ilalim. Mga 22 feet under yan, sir. Hindi magkalayo talaga yan. Sabay babalik na yan papasok sa loob ng bundok. So, sabay na yan. Ayan. So, madi-total habang papunta dito sila sa direksyon na ito, pakapal ng pakapal din ang tabon sa ibabaw. Ayan, mga ka-teach. Kaya sundan din talaga ang pinakabatong ito. Ibalik muna natin dito sa batong ito kasi makaligtaan ninyo. Kasi yun ang magbibigay ng direction, sir, sa daanan ng tunnel papunta sa ilalim. Pero sa tingin ko dito kay sir, automatic keep ito eh, or nakakuweba. Ayan o, kasi butas-butas at sigurado ako parang structural bar down nito. Andyan yung entrada nito, andyan lang, sir, o. Dalawang batong magkapatong. Balik tayo di, ayun o. Ayun, nalatadong. Ayan, mga ka-teach, bantayan ninyo yan o. Tignan muna natin para makita ninyo. Ayan, halatadong. Paakyat talaga ang plastada sa lugar o. Papunta sa
area na ito, pag ganyan, oh. Pansin natin. Ganyan. Habang papasok sila dito sa ilalim, papunta doon, pakapal lang pakapal din ang tabon sa ibabaw ng lupa. Yan ang bantayanan ninyo, mga katits. Pero ang entrada ng tunnel, nakaplat. Ay, ni-reverse din pala, oh. Magulang talaga. Kasi kung papansinin natin sa lodlock position, yan, oh, dito palang mapapansin na natin ito, eh. Ang batong ito nakaganyan. Ibig sabihin, ang target area na tinuturo niya or tinutukoy niya, travel order, nandito sa harapan. Ngayon, pagdating naman sa harapan, ayan, guhit natin para maintindihan talaga ninyo yung lodlock position at nasa harapan ang sinasabi niya. Ngayon, pagdating naman dito sa harapan, bantayan ninyo ito, mga katits. Kasi natatawa talaga ako dito, eh. Ayun, pagdating nito sa harapan niya, mapapansin natin, ang lodlock position naman ito, ayun, oh. Balik na, ayun, post natin. Nakatingin yung mukha dito sa area na ito, at ang lodlock position noon, nandito banda, ang travel niya. Pagdating naman dito, ang batong ito, ang lodlock position naman niya, naka-reverse na, paganyan. Ibig sabihin, paganyan, hindi naman pwede mag-travel ka doon, eh. Langit, papuntang langit yan. Automatic, ang travel yan, paganyan. Pero, hindi naman direct paganyan ang travel yan. Mag-down muna kayo, sir. Kasi, ang isang bato nasa baba, pa-plat, naka-plat siya, eh. Ito lang yung nasa ibabaw, yun, oh. Eh, ano man natin, ibalik mo natin dito. Ayun, oh, yung isa. Ah, ito palang naka-plat sa ibabaw pala. Ito, itong naka-plat. Ibig sabihin, down muna. Pagdating sa ilalim, islant na. Ay, tatravel talaga ito sa... Tama talaga yung sinabi ko. Ibalik natin dito sa ano. Tama talaga dito sa illustration. Wala nang ibang ano ito. Tunnel ang matatamaan dito, sir. Malaking deposito. Ayan, oh. Plat. Ibig sabihin, ang travel niya, ay, dito muna tayo. Lodlock position. Pa-islant. Ang travel order na sa harapan. Pagdating naman sa harapan, yung unang pinakahagda, naka-plat. Ang travel niyan, down. Pero ang pangalawa, itong pangalawa, naka-islant na. Paganyan yung pagka-islant niya. Ibig sabihin, travel drip. Papasok pa rin talaga dito sa bundok na ito. Kaya ang gagawin, ulitin ko ulit, down muna. Sabay, magdi-drip na yan, papasok sa loob ng bundok. Pero malaking deposito ito, sir. Hindi ninyo ito kakayanin. Malaki ang financing. Kaya ang payong kaibigan ko sa iyo, tama itong binigay ko, tinuro mo, sir. At sinundan natin sa video call. Tama itong area na ito. Nandyan yung isang giveaway. At yung isang giveaway nasa gilid ng bahay mo, sa may kalsada, sa baba. Dito yung tatuban din, no? Sa may kawayan, dun sa may motor. Ayan ang final assessment ko. Kasi nag-usap na kami ni sir kahapon. Halos isang oras. Okay, sa pagtatapos dito sa simple assessment natin, sana nabigyan natin ng mga simpleng gabay ang isang kasamahan natin para mahanap niya ang target sa area niya. Uulitin ko ulit, maraming salamat. And God bless sa inyong lahat. Thank you, mga katits.